ano yung pinag-uusapang issue, doon ka lang, huwag kang lalabas doon. Hindi katulad niyan, itong issue ng ABS-CBN, mapa-pro, mapa-anti, ang daming sumasausaw, nagsasalita, hindi alam ang sinasabi. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Nagsalita na yung isang dating Chief Justice eh. Sabi ko nga nung isang beses, kawawa itong bansa natin eh, naubusan ng matitinong tao eh. Walang pumalit, walang humalili. Yung mga matitino na gustong humalili, wala, binaliwala eh, kasi dumami na nga ang gago ngayon. Ayaw na makilahok yung mga matitino. Kaya nag-uusap-usap, mas maingay, puro gago. Nawala na ito, tina mo, yung mga iba ayaw makilahok, yung mga may ulo, may mga utak. Kailangan sila sa mga ganitong panahon, yung sasabihin nila. Pero bakit hindi sila lumalahok? Kasi pag hindi nagustuhan ng mga walang hiya, mumurahin sila eh. Hindi ho ba? Eh kaya ba, bakit ako makikipag-usap sa mga ganyang klase ng tao? Na mga tabogo. Di ba? Yun ang magiging reaksyon ng mga matatalino na dapat nating paghugutan ng karunungan sa lahat ng pagkakataon na ang ating bansa ay nangangailangan ng pagliliwanag sa mga issue. O, ito, katulad nito, si dating Chief Justice Reynato Puno, nabanggit na natin yung Biyernes na ito eh. Biyernes pa ito eh. E ngayon lang lumabas sa pahayagan eh. Itong si, sino ba itong si Kwan? Si dating Chief Justice Reynato Puno. Hindi ba ito itinalaga rin ni Presidente Duterte doon po sa ano, sa pagbalangkas, paggawa ng draft ng federalism. Kaya lang, hindi nila magagawa yun ang sila-sila Nene Pimentel lang ang nando doon. Pagkatapos, yung mga tao nila gunggong na lahat din. Hindi katulad nung ang konstitusyon eh, gagawin halimbawa o kaya batas, eh babalangkasin ng mga taong pinili, ha? Ng taong bayan. Ganun pa man, talagang walang mape-perfect na konstitusyon. O, pero ano ang sabi? Ibig ko sabihin, kaya ako sinasabing itong si dating Chief Justice Reynato Puno, ay na-appoint ito sa kwan, doon sa federalism para mag-draft nung federalism constitution, federal constitution, kasama ni yumaong dating Senador Aquilino Pimentel Jr. para bigyan ng emphasis na siya ay hindi anti-Duterte. Para ang issue maging malinaw. Ito, malinaw na issue. Hindi yung ang pakikinggan mo lang, yung gusto mo lang marinig. Eh, ganun pala. Ba't ka sumasali sa usapan? Huwag ka nalang sumali sa usapan. Nakakasira ka lang. Di ba? O, itong katulad nito, si dating Chief Justice Reynato Puno, ano ang sabi niya? Ayon sa kanya po, mali ang ginawa ng NTC sa pag-i-issue ng cease and desist order. O sa pinaigsing salita, abbreviated CDO. Bakit daw mali? Ang dapat daw ginawa ng NTC ayon sa kanya, dalubhasa sa batas yan. O, pero dito wala kang makikitang bias, hindi ho ba? Kasi pro-Duterte ito eh.
Ang sabi niya, ang dapat ginawa muna ng MTC ay nag-issue muna sila ng show cause order. Hindi yung cease and desist order agad. Ano ba yung show cause order? Ano ba ang kahulugan nun? Ang kahulugan nun, parang yung ginagawa ng DILG sa mga inirereklamong barangay at local officials. Pinadadalan sila ng show cause order. Para saan yung show cause order? So ano ang dapat nating gawin? Tayong mga meron. Paano nating malalaman ito? Maiintindihan yung issue? Eh para maiintindihan mo, makinig ka sa mga taong nagsasalita at huwag ka kaagad magsasalita kahit narinig mo ang mga taong may nalalaman sa batas. Katulad niyan, sila Renato Puno, dating Chief Justice ng Supreme Court. Mga kaibigan, sila nakakaalam eh. Bakit? Matanda na sila eh. Mahabang panahon na ang sinunog nila. Nagsunog na sila ng kilay sa kanilang profesyon bilang mga abogado at naging mahistrado, punong mahistrado pa ng Korte Suprema. At hindi lang yun, kalyado ni Presidente Duterte. Ano ba sabi ni itong si dating Chief Justice Renato Puno? Ang MTC niya eh dapat muna nag-issue sa network doon sa ABS-CBN ng tinatawag na show cause order. Ha? As this is more in line with the requirement of procedural due process. Due process. Mga kaibigan, yan ang sabi ni Puno. Ano sabi niya? Ha? Mas mabuti niya kung pinakinggan muna ng NTC ha? Ang lahat ng parties involved dito. Yung gobyerno o kung sino man, lalo na yung affected party. That would be adversely affected. Yun nga yun, yung subject ng franchise. Ha? Before, sabi niya, they issue an order that is immediately executory. Sa halip anya, dapat pinakinggan muna yung maaapektuhan nung kanilang cease and desist order. Ha? Yung pong maaapektuhang sektor bago sila nagpalabas ng kautosan na karaka-raka ay ipapatupad. And quite disruptive of the establishment of the status quo. Ang hirap ng Tagalog, no? Wala si Peter Talastas dito. Para baybayin natin. Pero, madali mo naman maintindihan eh. Hindi ba? Eh, sino pakinggan natin yung nagso-social media? O ito si, ano, si dating Chief Justice Renato Puno. Mga gaga! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mas madali, ito pa sabi ha, ni Chief Justice Renato Puno. Medyo yung mga kwan, yung mga bopols na tabogo, huwag kayong makialam. Una, hindi naman kayo yung affected party.
Ano ba pakialam nyo sa ibig-isibin? Sige nga. Prangkisa itong pinag-uusapan. Ngayon, kung may ibang issue na hindi pinag-uusapan ng batas, di pumasok kayo doon. Doon kayo makipagtaltalan. Di ba? Oh. Hindi nakakatulong yun. Kala nyo ba nakapagmagaling kayo? Mga gago ang tingin sa inyo. Hindi nyo lang matanggap yun. Kasi yung buhay nyo, dugyot. Di ba? Itong mga troll, mga basher. Oh. Ito sabi ni Puno, ha? Mas madali kung we would hear the parties who would be adversely affected. We hear ABS-CBN, we hear the Solicitor General. Pakinggan mo muna. Hindi yung ginawa eh, ng NTC, yun ang sinasabi ni Chief Justice Renato Puno. Hindi yun ang hindi ginawa ng NTC. Nag-issue kaagad ng cease and desist order nang hindi sila pinadalhan muna ng tinatawag na show cost order. Para saan yung show cost order? Para pakinggan mo muna kung bakit hindi dapat ipasara ang ABS-CBN. Dapat yun muna raw ang ginawang hakbang ng NTC. Oh. Sabi niya, we hear ABS-CBN. We hear the Solicitor General. Sino yung Solicitor General? Ano ba papel nun? Ang papel nun, di hapon, yaan yung abogado ng gobyerno. We hear the Congress. Pati Congress, dapat mong pagpaliwanagin. Ha? Bakit? Kasi sila yung approving authority na naggagawad ng prangkisa. Paliwanag nila, bakit na-delay yan? Eh di ba, sinasabi nga, ang suma total dito na nagka-problema yan, eh dahil doon sa dereliction of duty para sa akin ng Kamara de Representantes. Sapagkat, inupuan nila eh, yung prangkisa eh. Oh. Iba sinasabi, kunyari, bong di ganyan, anya. Meron pang darating din ang pagtotoo, sabi ni Alang Cayetano. Pero ano sabi ng ibang congressman? Hindi pa pinapasara ABS-CBN. Sinasabi na ng mga congressman yon, ayaw, hinaharang daw ni Peter Cayetano yung committee ng franchise, yung committee sa Kongreso na magkaroon ng deliberation. Ayaw daw payagan ni Alang Cayetano. Oh. Tapos ngayon, magtuturuan. Kaya ito ang tamang sinasabi ngayon ni Justice Renato Puno. Dapat, show cause order muna. Di ba yan ang ginagawa ng DILG? Dito sa mga hinduropot na Barangay Kupitan at saka Barangay Kakawat na kinokotongan yung pong social amelioration assistance. Ha? Ngayon, sabi niya, yan ang essence ng procedural process. Oh, sabi niya, yan ang pinakalundo ng procedural process. Yun yung sinabi niya sa una, procedural process. We hear the other parties before we hear ourselves. Bago ka magpasya, yun ang ibig niya sabihin. Eh, parang gagawa ka ng batas. Hindi na nila ginagawa ito ngayon.
ng mga mambabatas natin. Alin yon? Na sa pagpapasa nila ng batas, marami na silang binabaliwala. Basta gustong ipasa, ipapasa. Nire-railroad, minamaniobra para mapalusot ang batas. Lalo na pag pera. Yung General Appropriations Act, yung sinisingit, di ba? Sa budget na walang hindi itemized, bawal sa batas yun eh. Mga hindi na nila sinusunod. Ano pa ang hindi nila sinusunod sa bago sila magpasa ng batas? Anong hindi nila kinukonsider na? Yung kamukha ng sinasabi ni Chief Justice Renato Puno, ano yun? Yung consultation. Dapat mong mapakinggan ang boses ng mga maaapektuhan sa pagpasa ng isang batas. Yun ang katulad nun ng sinasabi ni Justice Puno. Huwag kayong magbibigay ng ehemplo malayo sa putok ng kanyon. Ha? Lalo na pag English, di maintindihan ng tao yan. Ang dami nagpapanggap, naintindihan eh. Nakakabasa ng English, di na maalam ano ibig sabihin. Oh, meron nga dyan eh. Huwag na nga. Baka mahiwalay pa tayo sa issue. Lumayo tayo eh. Oh. Asa na ba? Sabi niya, the media network has three legal remedies that in it can pursue. Meron daw tatlong remedyo. Itong network, yung tinutukoy niya, yung ABS-CBN, through a quasi-judicial body like the NTC, nakatulad ng isang quasi-judicial body. Ha? Nakatulad ng NTC. Ano raw yun? Ha? Meron daw quasi-judicial body na katulad ng NTC. Yun ang remedyo, is number one. Number two, a judicial remedy from the Supreme Court. Eh, ginawa na yun ng ABS-CBN, di ba? Yung pagdulog sa Korte Suprema para sa TRO at injunction. Eh, ang katumbas nung meron sila yatang ipinail na kwan eh. TRO, katumbas din yun nung kwan eh, nung mandamus. Ano yung mandamus? Yung dumudulog ka sa hukuman o kaya sa kataas-taasang hukuman para magpalabas ng kautusan na i-compel, utusan yung NTC o any respective agency ng gobyerno tungkol dun sa ginawa nila para baliwalain yung ginawa nila. Pwedeng ipag-utos ng hukuman yun. Oh. And a legislative remedy, sabi niya, where Congress will craft a law that would renew or not renew the franchise. Tama ako, hindi. Di ba? Yung pangatlong sinasabi niyang remedyo na pwedeng gawin ng nahakbang ng ABS-CBN para sa pabor sa kanilang interest, eh yung ang Kongreso, pwede rin silang dumulog dyan para itong Kongreso gumawa ng batas na magbibigay sa kanila o mag-aaproba sa kanilang hinihiling na renewal o hindi sila bibigyan. Dalawang bagay lang yun, approve or disapprove.
Hindi ho ba? Pero hindi ginagawa yan ng Kongreso. Daldal lang ng daldal yung mga congressman. Ah, nagpapanggap, hindi kami, dapat sisihin. Yang ano, yung NTC, yan. Teka muna, may papel ka rito eh. Ikayo nga ang kauna-unan eh. Kung tinapos nyo yan, nung una, halimbawa, dinisapprove nyo, eh di walang dahilan para banatan ngayon ng NTC. Wala sanang katwiran ang Solicitor General si Kalida na ika nga ay yung sinasabing siya raw ang nasa likod nito pong inilabas na cease and desist order ng NTC. Wala sana silang katwiran. O wala sanang babati ko sa kanila. Pagsususpechahan na minaniobra nyo. Diba? Wala sanang ganun. Ang totoo niyan, yung Congress ang may kasalanan dyan eh. Sila ang merong, kumbaga eh, dereliction of duty yan eh. Pagpapabaya yan sa tungkulin. Diba yun din ang depensa nitong NTC? Kung hindi raw nila gagawin yun, ang babaw ng katwiran nila, eh baka sila makasuhan ng dereliction of duty, pagpapabaya sa kanilang tungkulin. Oh. Sabi pa ni Puno, ito ay concern na ng abogado ng ABS-CBN kung anong remedyo sa palagay nila ang most effective to protect the interest of the ABS-CBN. Ako sa palagay ko, ang dapat kumikilos ngayon dyan, dalawa. Kasi ang Supreme Court na nabasa ko kanina, ini-schedule itong deliberation sa petisyon ng ABS-CBN next week. Ewan ko kung itong linggong ito yon o sa isang linggo pa. Kasi hindi ko nakita yung petsa nung nabasa kong balita. Ha? Eh baka sa isang linggo pa. Hindi pa raw kasi nababasa ng mga maestrado. Pero, hindi pa man yan nababasa ng mga maestrado, meron na silang idea dyan eh. Babasahin na lang nila. Pero, more or less, alam na nila yung issue eh. Bakit? Eh, araw-araw nasa balita yan eh. Yan ang alangan laman ng, yan ang major story lagi. Natabunan nga, pati COVID-19 eh. Pati yung pagnanakaw ng mga walang hiya dyan sa COVID-19, sa pondo, natabunan eh. Nitong issue sa ABS-CBN. Oh, sabi niya, bahala na yung mga abogado ng ABS-CBN kung anong remedyo sa palagay nila ang most effective to protect the interest of the ABS-CBN. Para sa akin, pwede nilang pagsabayin yung Congress at saka yung Supreme Court. Ang hindi mo pwedeng pagsabayin, yung parehong hukuman. Ay ba, pupunta ka sa lower court o kaya court of appeals, meron ka pa sa kwan. Baka ma-forum shopping ka. Oh, pero hindi ako bilib dun sa mga abogado, nagkukomentaryo dito, kala mo ubod ng galing. Hindi naman binasa yung batas. Nagpapanggap na kahit na abogado pa yan, pag hindi niya alam yung franchise law, walang kwentang abogado yan pag yan nagkomentaryo. Nagmamagaling niya, meron siyang purpose. May agenda siya. Mga kaibigan. Pero, alam nyo kasi, pagka mga ganyang issue, dapat pati abogado nakikinig. Muna. Bago dumakdat. Di ba? Oh. Bakit? Mas magaling ka ba kay Puno? Eh, mag-Supreme Court Justice ka muna. Di ba? Tumagal ka muna. Kaya yung, alam nyo, kung bata kayo,
Kaya yung mga bata ngayon na nagsasalitaan sa nagbibigay ng opinion, huminahong kayo. Kayo, tatanungin ko, sa palagay ninyo, kapag ka-issue ang pag-uusapan, ha, sino pakikinggan nyo? Yung bata? O yung nakatatanda? Sige nga. Lalo na may kinalaman sa bayan. O yung sabihin walang kinalaman sa bayan niyang issue ng ABS-CBN, meron na. Ha? Nung una, wala. Ngayon, meron na. Naging concern na ng bansa. Bakit? Yung batas na ang pinag-uusapan. Hindi na lang interest nila. Kaya dapat tayo makinig muna bago kayo maghambog sa social media o kung saan man. Kahit na makarinig kayo sa balita, ini-interview yung abogado, wala na kayong pakikinggan dyan. Ito, sinabi na ni Chief Justice Puno eh. Diba? Ngayon, ang aantayin mo dyan kung ano magiging pasya ng Korte Suprema. Siyempre, sa kanilang pagpapasya, may gagamitin din silang basihan. Kung ito man ay maging hindi pabor o kasang-ayon ng sinasabi ni Justice Puno. Diba? Pero sabihin mo, hindi ka namang justice. Ba't ako makikinig sa iyo? Antayin ko na yun. Yung pasya. Diba? Bago ako magdadakdak. Eh kaya ako sinasabi ito para bahagi ko naman sa mga gago na nagmamagaling. Yung nakakalimot na. Hindi ko mo, abogado ka, eh nakakalimot kayo sa sarili nyo eh. Lalo na itong mga tanga. Kaya lumalakas ang loob nitong mga bobo. Kasi may mga nagpapanggap na magaling ang kanilang credential. Lawyer! Yan. Politician! Mga kaibigan, di ba? Hindi ko naman sa nila lahat. Yun lamang umeepal. Oh. Hi, Kapersi Lapid at sa mga listeners ngayon. Binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersi Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid.